Feeling ko wala ng pagmamahal sa akin si Javi. 7 years na po kaming together at 1 year married. Di ako magawang lambingin, no sex life din, 1 week okay sa kanya. Kahit walang ganun. Kasi ganun ako eh, kung ayaw eh di wag. Never naman ako nag-first na uli. Kasi ako naman laging nauuna eh. Tapos pagod, napapagod na ako kaya hinayaan ko na lang. Baka di na niya talaga ako mahal. Mabait naman siya. Nagtatrabaho bahay lang pero natatamad na ako sa kanya. Di na nga niya ako magawang kausapin, parang walang pakiramdam, umiiyak na lang ako sa tabi. Mahirap kasing magkasama kami sa isang bahay, nakakapagod, mabuti na lang siguro kami na lang ng anak ko. Hays. Ayan sis, nabasa ko yung post mo at ito yung masasabi ko sa iyo. Alam mo sis, sabi mo naman 'di ba, mabait naman yung asawa mo, bahay, trabaho. Sis, ang hirap hanapin ng isang lalaki na trabaho, bahay lang, tapos sabi mo nga mabait. Dapat andun pa rin yung komunikasyon nyo ng asawa mo. Malay mo, pagod lang yung asawa mo sa trabaho, stress lang yung asawa mo. Parang ano yan eh, kung hindi mo siya kakausapin, parang iniisip lang nun na okay, okay lang sa'yo, na ano, kasi yung siguro mindset ng asawa mo eh, trabaho, bahay, para mabigyan kayo ng magandang buhay. Ang hirap maghanap ng isang lalaki na trabaho, bahay lang sis. Alam mo kung maririnig mo lang yung comment ko, kausapin mo yung asawa mo. 7 years naman kayo magkasama at kasal pa kayo. Kausapin mo siya. Dapat ikaw ang mas higit na nakakakilala sa kanya, di ba? Dapat kausapin mo siya na heart to heart. Kausapin mo siya kung bakit hindi na siya naglalambing, ba't hindi kanya kinakausap. Dapat sa'yo nang galing. Kasi alam mo naman, di ba, sa isang relasyon, sa isang mag-asawa, babae talaga ang nagdadala. Kasi iba kasi yung ugali ng mga lalaki. Bato yung mga ugali ng mga lalaki. Pero deep inside, mahal nila kayo. Mahal naman tayo. Kasi yung asawa ko, guys, ako, para sa akin naman, yung asawa ko, hindi kasi siya sweet. Hindi rin siya mahilig sa kama, hindi siya mahilig sa ganun. Yung parang hindi rin siya mahilig makipag-usap sa akin. Ako lagi ang nagbibigay ng move na mag-usap kami. Ako lang ano, alam mo guys, kung pinakasalan mo siya at hinarap mo siya sa altar, siya yung naging agapay mo. Dapat huwag kang magsawang magmahal sa asawa mo, huwag kang magsawang magtanong, huwag kang magsawang mag-unawa sa kanya. Siguro meron lang siyang pinagdadaanan sa trabaho, stress, pagod, lalo na sa biyahe. Dapat ikaw dapat ang mag-unawa kasi ikaw yung nasa bahay, di ba po? At tanungin mo siya kung bakit ganun na wala na siyang time para sa'yo. Alam mo, kaya naging ilaw ng tahanan tayo kasi tayo ang magdadala ng relasyon, tayo ang magdadala ng magiging ano, pang-araw-araw, 'di ba? Kasi ang mga lalaki, hindi mo talaga maaasahan 'yan sa mga ganyang bagay. Hindi ko naman sinabing lahat. Meron talagang lalaki na mahal na mahal ka naman at bibigyan ka naman ng magandang buhay, pero hindi sila sweet, hindi sila yung parang open or ano, di ba? Ang masasabi ko lang talaga sis, kausapin mo siya heart to heart, yung kayong dalawa lang. At saka sis, huwag kang magsawang magmahal sa asawa mo kasi napakaswerte mo dahil laging nandyan siya para bigyan kayo ng magandang buhay at ikaw nga nagsabi na napakabait niya at bahay, trabaho lang. Yun lang sis, komunikasyon lang sa asawa mo. Eh kung pareho lang kayong ganun na hindi kayo nag-uusap, eh walang mangyayari. Wala talagang mangyayari sa buhay niyo. Yun lang po sis, God bless us.